anymore. You see, the never ends. And I believe something by the word of God, this is the ground and given grace unto the mountain. Sa mga anak ko, okay na kang malisip na sorry na ka. Nagkamali, pagkamali, hindi ka tawad. Ano naman pangangalaman mo yung pagkakamali mo? Kaya dumadami yung pagkakamali natin eh. Dahil hindi natin pinatapos ang lahat, dahil hindi natin tinaayos. Kung may pagkakamali, stop it! Repent! Amen? Sabi ng Bible, Proverbs 28, verse 13. Ano? But whoso confesseth and forsaketh shall have mercy. So, hindi mo sama, hindi mo ikababa na gusto mga tatay na pag ikinagkamali, pwede kang hindi ng tawa. Huwag mo sabihin, macho ka. Huwag sabihin, tatay ka, leader ka. Misa kinakailangan mong mag-slow down, kinakailangan mong magpapababa. Bakit? Dahil yun ang leader. Amen? Bakit po? Para walang dahilan ng iyong mga anak na hindi mapakumbaba. Bakit? Dahil ikaw mismo mapakumbaba. Huwag mo kung tingnan ng ganyan gawin. Hindi ako sa pagpita sinasabihan. Amen? Humble the grace. Because you have the level of confidence sa Panginoon, you will take the risk and you will become a humble bakit sa Panginoon. Si Jairus, ano nang ginawa niya, amen? Tama mo ngayon? Number 2 and last, ang bilis talaga. Alam niyo ko kung bakit ako bilis? Kasi excited ako. Sa kalabi sa amin ng mga yamin, ilalabas daw tayo eh. Nag-expect ako. Bakit kayo mga tatay hindi nag-expect? Sabi ko ayaw niyo ba? Basta ko, nag-expect ako. Bakit ko, ikaw? Oo, ikaw. Ikaw ba doon? Oo. Misan lang to eh. Di ba? Misan lang to eh. Ilatapos na tayo niya, tapos. Number 3 and last. He had a resolute commitment, resolute firmness, resolute commitment to the cure. Alam niyo nung ang priority ni Jairus ay para mapagaling yung kanyang anak. Amen? Tama ba? Yun yung priority niya, mapagaling yung kanyang anak. Saan siya hahanap ng cure para mapagaling? Sundan sa Panginoon. Paglapit sa Panginoon, maraming obstacles. Hello? Sa mga problema na meron po tayo, sa mga pinagdadaanan natin, pinagdadaanan, napagdaanan, pagdadaanan, maraming obstacles. Nandiyan yung difficulty. Yung difficulty na kung saan sa dami ang tao na nakapalibot sa Panginoon, paano niya ma-reach yung urgency. Yung urgency na meron siya dahil yung anak niya ay mamamatay na. She was dying, sabi ng Bible. Paano, anong gagawin niya para
isang daan. Pero hindi pa rin ganun kadali. Sa buhay, sa pangangailangan, sa problema na meron tayo, meron difficulty. Meron stage yan. Saan ka doon? Doon ka pa sa number 5, number 4, number 3. Ang palagi na nangahawakan yan ay sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4. Isinabi niya doon na lahat na yan ay lilipas o darangan. Amen? Hello! Sa mga problema na tumalang sa buhay po natin, lahat ng yan ay lilipas at darangan lang. Kaya na, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? So, nakita natin difficulty. Difficulty na nandoon yung mga tao, nandoon yung mga disipulo na sasabi sa kanya, hindi pwede. Ito yung problema. Delay. Bakit? Lumapit sa Panginoon, Lord, pagkakaliwilan ako, pero teka lang. Bakit isinigit pa yung isang babae na nag-respond na niya sakit? Nagpapatali, kaya nga po ako nagpapagal sa paanan niyo dahil ginamit ko yung mga tao na isang tapis niya para makarating ako dahil hindi ako sa paanan na kailangan ko. Have you experienced yung mga tatay? Kasi kadalasan mga nanay na lang ang problema dito eh. Kadalasan tayo mga tatay, hindi natin na-experience yung need. Yung kailangan. Basta sometimes, or most of the times, binibigay ka rin sa mga asawa natin yan, sa gabala, kaya tumakapasin nyo mga asawa natin, mas magkula na sa atin. Kaya ka na kailangan yung patient. No? Di mo kami mag-asawa na pagkakabala kami magkapatid. Sige, ako pa na nga. Kasi sabi ko, ako pa ka na. Wait on the Lord. Amen? Wait. Sabi mo kanta, basta maghintay ka lamang. Pero yung pag-wait, hindi wala kang ginagawa. 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 Asa ka lang. Hindi ganun. Bigyan natin sa Panginoon. Amen? Dahil may delay, nandiyan ang dawag. Kapag ano ba ano? Sa Lunes, sa Lunes, labinan! Palagi ko kasi kasama sa Sister Beba, si Carlos, si Sister Epic, si Yan, nag-aabi niya ang mga pinok. Kaya na, punong-punong na namin yung sasakyan ko. Uy, kailangan ko sa Lunes. Hindi na ako, bakit naman ito dinidilay mo? Eh, siya, di ba? Pero hindi, isa pang hindi ka na at dinidilay, nagkakaroon na ng pag-aalitangan ng dugdang ng daw. Talaga bang makalangan ng Diyos? Talaga bang pag naging discount ako? Talaga bang, ano ako? Sinabi ng Romans chapter 8 verse 27? Kung kiro? Ano ba makukumukan ko lahat? Amen? Kung po pwede naman Panginoon ng pangangailangan, ibigay naman ako. Bakit? Hindi pangangailangan ako. Magtutunan na lang ngayon. Bakit? Kasi may delay. Kasi may difficulty. Kaya lang, bakit ba lumalabas sa Panginoon? Bisa ganyan na kayo dito, bakit ba lumalabas sa Panginoon? Alam mo yung mga bagay na yan, kailangan din kong dalasan. Bakit? Kasi lumalabas sa Panginoon. Amen? Tama ba? Gusto mo lumapit sa tao? Gusto mo walang delay? Gusto mo walang delay? Sa tao lumapit. Kaya lang, iba yung consequence to. Iba yung nakakita doon ng YouTube. Pero sa Panginoon, walang pag-aaral lang. Sa Panginoon, walang yung regrets. Dahil sa Panginoon, walang lumapit. Kasi Jairus, yung sakit na ka lang, mamatay, lang sa Panginoon.
merong delay at merong doubt. Doubt na baka hindi gumaling. Pero kasi hindi sinabi ng Bible sa Luke chapter 8. Dumating na yung magkakataon, yung babae ay napagaling. So, sabi sa verse 49, while he yet spake, there came one from the ruler of the synagogue's house, saying to him, thy daughter is thy daughter is dead. Trouble not the master. Di ba, pagkita na isip mo, wala na. Patay niya. Wala na magagawa. Di ba, wala na pag-asa ng patay? Hello? Wala na pag-asa ng patay? Kasi ang pag-asa sa mga tumila? Tama ko ba? Sabi ng mga malatanda, ang pag-asa sa mga buhay na papatay ka na, wala na pag-asa. Sa mga bisita po ngayon, tayo patay, physical, spiritual. Kailangan natin yung buhay ng ating espiritu. Wala na ibang buhay ang Panginoon. Saan ka makagawa ng bagay na yan? Saan ka nakapagbuhay sa mga patay? And this time, alam naman po natin ang istorya kung saan lahat ng yan ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Eh? So sabi ng Panginoon sa verse 15, but when Jesus heard him, he answered him saying, fear not. Bakit na sinabi yung fear not? Dahil alam na, may pag-aamin na lang ni Jairus. Dahil patay na, dahil meron ng balita na patay na yung kanyang anak. Kaya sabi ng Panginoon, fear not. Believe only, and she shall be made whole. Alam niyo po, pag-aaral ko ng Bible, ang daming fear not na sinasabi ng Biblia. Anong ina-emphasize mo? Pero, kung ang kasama mo ng Panginoon, kung kasama ng Panginoon, huwag ka mamamba. Kung ang Panginoon ang Diyos mo, He will protect you. Amen? Hello? He will protect you. Kaya sabi ng Panginoon, hoy, fear not, believe only, and she shall be made whole. And when he came into the house, he suffered no man to go in save Peter and James and John and the father and the mother of the witness. So nakita po namin na kung saan ang pinakita lang sabi sa salita ng Panginoon, una, yung kanyang concern. Amen? The concern of Jairus. Ang concern niya ay para sa kanyang anak. Amen? Pangalawa, is the confidence sa Panginoon. Na alam niya na ang Panginoon na makakatulong sa kanya. And number three, the firmness or the resolute commitment niya for the cure na kanyang anak. Posible po na ang anak natin ay wala sakit physically. O posible na may sakit. Posible spiritually. Posible mentally. Intellectually, posibleng gano'n, may sakit na kakatap ka na, ano ba gagawin natin? Ano na gawin mo bilang tatay? Nakatulong mong isipin, maraming wasa ang tahanan, hindi dahil sa tatay, o hindi dahil sa walang pera. Hindi dahil sa walang pera. Maraming wasa ang tahanan, hindi dahil sa pera o sa mga pangangailangan. Naniniwala ako kung bakit meron mo sa katahanan dahil sa ama ng tahanan. Dahil alam natin yung sinasabi na rises and fall ng bagay o relationship sa leadership. Kung magiging responsible lang kayo bilang tatay, may ayos na pinagalang sa bulong ng Panginoon. Kristiyano kayo. Yung mga maliliit na bagay, yung lumalaki, hindi na mapasok kapagat natin kahit sa tahanan, sa tatay ng tahanan. Amen? Kaya yung mga nanay, tulungan niyo naman ang tatay. Suporta niyo naman ang tatay. Dahil ano mo nangyayari sa inyo, reflection natin yung tahanan kayo mga magulang.
suportahan kayo, hindi yung sisiraan mo yung asawa mo sa ibang tao. Hindi yung puro. Suportahan mo na. Mga alam mo yung puro yung Bible. Pero kami na ba hindi natin sinusunod? Pero, hindi natin sinusunod. Narami tayong panganay na ano? Tatay. Is your concern is for your children. Is your concern is for your children. Is your concern is for your family. Ito talaga ang concern mo. Pangalawa, is your confidence in Christ para mamit yung pangangailangan ng pamilya mo? In your commitment to our heavenly hospital, yung big best para sa family mo. As a father, sabi mo ako sa inyo, marami naman tayong patutunan, marami tayong na-access ba ang tawagin? Sometimes hindi natin nakagawa. Pinakala ng Panginoon na iayos natin sa Diyos. Iayos natin sa family natin. Maybe nagkulang ka financially to provide the needs of your family. Nagkulang ka spiritually. Amen? Hindi mo na kaunahan ng family mo sa spirito. Sabi mo, isang kakilala ko. Ba? Ayaw na, ayaw na lang anak mo. Diyan na yung dapat. Sabi mo dapat lang. Kasi pag i-idolize niya ng ibang tao, ay problema sa akin. Tama? Kapag i-idolize niya itong simple, iba, hindi ikaw, ay problema tayo. Dapat kayong mga anak. Okay na lang, meron kayong titignan, diba? Pero hindi sa lahat dapat ang family mo. Sa espirituan, ang pastor natin si pastor. Hindi si Pastor Bebega, hindi si Pastor Salvo, hindi si Pastor Bavante, hindi si Pastor Jerry, hindi si Pastor Carol. Kung tignan nyo yung galing nila sa ganito ni pastor, bakit siya pastor natin? Spiritual father. Misal hindi nga ganun na nangyayari. Ipasok ko lang po ng order yung pastor's day. Hindi ganun lang yung nangyayari. Spiritual father, pero misa, siya ganun tumatay yung physical father. Pag may pangangailangan, kailangan pa. Pag may pangangailangan ako, may siyang lalapitan mo, hindi naman ng pera. Trabaho ng physical father mo eh. Hello? Pero sometimes ginagawa, bakit? Para sa'yo. Bakit pala makaayos ka sa loob ng simbahan? Pero binabago na natin yung minsan. Kaya nga, kung meron nga pinakamahirap, pero kung pili yung trabaho, kayo papapasto. Hello? Tama po? So, tatay, hindi ko alam kung paano kung kayo kinausap ng Panginoon. Pero meron akong isang bagay na kailangan na kung gawin sa family. Malaman nila sila ang aking priority. Kung ang magulo hindi maligtas, make them your priority. Have a good testimony. Amen? Hello? Have a good testimony. Share to them the word of God. At kung kayo ligtas na, tatay, be a good example sa ating mga anak. Malayo ko yung sabihin at alam ko kayong mga tangina ang magsasabi niya sa inyong mga anak. Let's pray.